Matapos ang mahigit isang taon, nakauwi na sa bansa si Hidilyn Diaz, bit-bit ang makasaysayan at kauna-unahang Olympic gold medal ng Pilipinas. Inihahanda na rin ng Philippine Sports Commission ang mga igagawad na insentibo at parangal sa kanya. Hiling naman ni Hidilyn patuloy na suportahan ang iba pang mga atletang Pilipino na sasabak pa sa mga kompetisyon. Nakatutukluay si Salima Refran. Salima? Alam mo, Mel, Mike, Atom, wala mang heroes welcome. I excited ng makapiling ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz ang kanyang pamilya at ang sambayan Pilipino para ipagdiwa ang kanyang tagumpay. Pero kailangan muna niya maghintay at mag-quarantine alin sunod sa IATF protocols. 5:45 ng hapon, dumating sa bansa si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz mula sa Japan. Kasama niya ang kanyang Team HD at ang skateboarder na si Marjeline Didal. Na-delay na higit isang oras ang kanilang flight. Business class ang sinakyan ni Diaz at Didal. Naghandog ng munting regalo ang Philippine Airlines kay Diaz at isang cake na may pagbati. Bilang pagkilala, libre na ang lahat ng biyahe ni Diaz sa PAL. Bukod dun sa 10 million pesos na incentive mula sa pamahalaan, inaprobahan na rin ng PSC Board ang dagdag na 5 milyong piso bilang pagkilala sa pagbasag ni Hidilyn ng Olympic records. Bago umalis ng Japan, inami ni Heidi na hindi na siya makapaghintay na makasama ang pamilya at mga nagmamahal sa kanya. After more than a year, uwi na ako sa Pilipinas at excited na ako makita ang family ko at excited na akong ipakita sa inyo ang medalyang nanalo na panalunan ko nung isang araw at naipakita na kaya natin mga Pilipino. Miss na miss ko na ang Pilipinas at mahal na mahal ko ang Pilipinas. So I'm really proud to represent Pilipinas. Iyak mo na. Iyak mo daw. Iyak mo. Iyak mo na. Miss you. Pero kailangan muna niyang mag-quarantine ng 7 araw at magpa-RT-PCR test alinsunod sa protocols laban sa COVID-19. Sa ngayon, inihahanda na ng Philippine Sports Commission ang cheque para sa 10 milyong pisong incentive ni Heidi. Dinedesenyo na rin daw ang kauna-unahang Olympic Medal of Valor na igagawad kay Heidi ng Pangulo. You're a hero na, no? If you will be awarded Medal of Valor. Kasi yung malaking karangalan na ibinigay mo sa ating bansa, no? Na bihirang-bihira, no? Sa ating mga atleta, hindi lang marirecognize sa ating bansa, kundi makikilala sa buong mundo. Walang humpay naman ang pasasalamat ni Heidi sa lahat ng mga sumuporta at nagdasal para sa kanya. Hiling niya ngayon, kaparehong init ng suporta at dasal para sa iba pang Pinoy Olympians na sumasabak pa sa kompetisyon. Please always include us in your prayers kasi po ang mga bata maglalaro pa rin po. And hopefully mas marami pa tayong maiiwing medalya kasi ang gagaling ng mga batang kasama ko. Kailangan kong tanggapin ate na ako and kahit mukha akong bata pero masaya ako sa mga achievement ng mga kasama ko dito. Ang Senado nagpasa na ng 2 resolusyon bilang pagkilala sa tagumpay ni Hidilyn. Isa para sa isang commemorative stamp habang ang isa para sa isang public marker. Ang Zamboanga City na kinalakhan ni Heidi, magtatayo rin ng marker bilang pagkilala. May kani-kanina lamang ay lumabas na dito sa airport si Marjeline Didal. Siya ay nakasakay ng wheelchair at nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanya. Sa mga oras ito, Mike, ay nasa loob ng VIP lounge si Diaz at ang kanyang team. Mamayang gabi ay magko-courtesy call si Diaz kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ng Zoom sa kanyang talk to the people. Yan ang latest mula ka dito sa NAIA. Mike. Kabayanan namin ang mga karagdagang pang report mula dyan kay Hidilyn Diaz. Maraming salamat sa Lima Refran. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.